Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po ang pag-uulat ng aming pangkatap. Iuulat namin na itong mga pagbasa. Ang kaulat ng pagbasa. Ang pagbasa ay ang pagkuha ng mga ideya at mga kaisipan sa mga sagisip na kalimutan. Kasi ito sa mga pagbasa ngayon ang pinaka-gawin sa lahat. Paano nga pa nagbabasa ang isang tao? May dalawang kadahilanan na lamang. Kung hindi mag-alimin ng alimin ng iba nila sa ito o hindi kaya kuha na ito. Para maliw, madalas, madalas na binabasa ng mga tao ay mga magazine at ano ba ito sa mga batman. Sa mga informasyon naman ay mga aklat at mga ngayon, tumako naman tayo sa mahalagahan ng pagbabasa. Napasok na ba sa isip nyo na hindi tayo, lahat tayo hindi marunong magbasa? Hindi, di ba? Paano na lang kaya tayo kung hindi tayo lahat marunong magbasa? So, ilan ito sa mga mahalagahan ng pagbabasa? Nagtutulad ito ng kasiyahan. May mga oras na wala tayong ginagawa. Ang para ma yung oras na yon is para maging mapakipakinabang naman nagbabasa tayo. Pag nagbabasa tayo, syempre may nababasa tayo, may naiintindihan tayo, may nalalaman tayong kaalaman. At doon pag nakaka-relate naman tayo sa binabasa natin, hindi na natin namamalayan yung oras. At doon nga nalilibang tayo at nawawala ang ating pagkabagot. Ikalawa, pangunahing kasapatan sa pagbubuklat ng kaalaman. Sa pagbabasa, marami tayong nalalaman. Parang nai-improve yung mga kaalaman natin. Minsan, step by step pa nga, para mas maintindihan natin. May mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay. Araw-araw may nababasa tayo. Sa dyaryo, sa libro. Ngayon, nag-aaral tayo, di ba nagbabasa tayo ng mga libro? Iba't ibang asignatura sa matematika sa Pilipino at iba't iba pa asignatura. Doon, marami tayong nalalaman mga kaganapan dito sa ating bansa. Sa dyaryo, di ba sa pagbabasa nalalaman natin kung ano yung nangyayari sa ibang bansa dito sa ating bansa, kung ano yung kaganapan dito. At dapat maging alerto tayo. Nakapaglalakbay at nakakilala ng ibang mga mga yumao. Sa pagbabasa, sa pamamagitan na ng pagbabasa, nalalaman natin yung kuwara sa isang tao, particular na isang tao, si Jose Rizal, alam natin na marami siyang naiambag dito sa atin, di ba? Hindi natin siya kilala. Pero sa pagbabasa, marami tayong nalalaman tungkol sa kanya. Sa lugar na lang, kuwari, Europa, di ba sa pagbabasa, kahit hindi naman tayo nakapunta sa Europa, alam natin kung ano yung meron doon. Sa pamamagitan ng pagbabasa, marami tayong nalalaman na kahit na hindi tayo nakapunta doon, alam natin yung mga bagay-bagay na tungkol doon. Naiimpluwensya siya ng ating mga sa loob. Halimbawa na lang sa Facebook. Pag nagbabasa ka, di ba napapalitan yung opinion mo? Yung pananaw mo sa isang bagay. Kung maaari na lang ganyan, ang pangit pala nitong ganyan-ganyan, para sa isang pangulo, hindi pala siya nakaambag ng parang maganda sa ekonomiya natin. Para napapalitan yung yung ating saloobin. Sa una, oo, siya parang okay, maganda siya. Pero base doon sa mga opinion nila, or parang paliwanag nila doon, napapalitan yung saloobin natin at sumasang-ayon tayo sa kanila. Nakatutulong sa paglunas ng mga suliran. Sa pagbabasa, marami tayong nalalaman. Yung mga problema natin na lulutas. Diba? Sa pagbabasa, nakikita natin kung ano yung tama at mali natin. At doon nga, lumalawang ang ating kaalaman. Magandang hapon sa inyo, mga kabayan. Ang aking iula sa iyang hakbang ng pagbasa, pagkilala sa nakalimbag na simbolo.
Halimbawa sa libro, makita nyo, ayan, libro. Nung pamagat ng libro, ito yung nagsisilbing simbolo. Wait lang ha. Loko kasi ito, huwag yung gulo. Sige lang. Tulit-tulit ba yan? Loko kasi, wait lang. Wait lang, makita mo ba ako? May maganda nga ba sa inyo mga klase? Ang aking iulat ay ang hakbang pagbasa. Ang hakbang ng pagbasa ay merong apat na parte. Ang una ay ang pagkilala sa nakalibag na simbolo. Halimbawa, ang libro, makikita natin, meron itong pamagat. Ito yung nagsisilbing simbolo para malaman natin kung ano yung nasa loob. Kumbaga, keywords. Keyword. Okay. Ang pangalawa naman ay pag-unawa sa kaisipan. Sa nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo, ito naman ang nilalaman ng teksto. Kumbaga, syempre may pamagat, mayroong nasa loob. Yung nasa loob, ito yung pag yung nagkukwento. Kunyari, halimbawa, kwento. Ayun, makikita nyo, may kwento ko. Reaction o paghahatol sa tekstong binasa. Ito naman ang reaction mo sa tekstong ngayong binasa. Kumbaga, pag nagbabasa ka ng mga malulungkot o masaya, parang na-apply mo yun sa sarili. Pangapat naman ay asimilasyon o integrasyon ng binasang teksto. Ito yung pagkukumpara ng iyong sarili sa tekstong binabasa mo. Parang ganun din, kapareho ng pangatlo. Uri ng pagbasa, una is skimming. Ang skimming ay paraan ng pagbasa. Kumbaga, pinaraanan mo lamang sa mga parang hindi mo ito lubusang binasa, kundi pinaraanan mo lamang. Pinakamabilis na kaya ng isang tao ito. At pangalahat ng impresyon sa nilalaman. Kailangan dito ng mga professional sapagkat ngayon meron tayong knowledge exposure, di ba? Kunwari ako, isang engineero. Kailangan kong makasunod sa mga bagong kaalaman tungkol sa aking profesyon. Kailangan ko magbasa ng mga libro, pero syempre hindi ko basahin lahat ng libro para lang makita yung information to. I-skip ko muna ito, itigyan yung husgang libro kung babasahin ko ba talaga ito at nararapat sa information yung hinahanap ko. Paghahanap ng libro sa Lisita Patat, isa na yung halimbawa doon. Kunwari, hinahanap niyo yung libro ng tungkol sa drawing, hindi mo babasahin lahat ng libro sa buong library. Ang gawin mo lang, hahanapin mo lang yung mga libro. Kung tilingan mo, bumukatin mo, i-skip mo lang kung nandun yung information. Hindi mo hinahanap yung totoong information. Ang scanning naman, paghahanap ng tiyak na impormasyon. Hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng author. Sa scanning, mabilis din ang pagbabasa nyo, pero hinahanap nyo yung tiyak na impormasyon nyo. Hinahanap nyo yung kailangan nyo yung impormasyon na yung hinahanap. Baga, hindi mo hinahangad na makuha ang kaisipan ng author, walang pakialam kung ano gusto nyo iparating. Basta hinahanap mo lang yung particular na impormasyon na kailangan mo. Ang mahalaga ay makita ang hinahanap sa pinakamabilis na paraan. Ginamit natin ito nung entrance examination tayo, stand, akat, yun, kuwa. Di ba may mga mahabang kwento doon? Ang ginagawa lang natin, hinahanap lang natin yung mga impormasyon na nakabatay sa kwento. Paraan. May dalawang paraan ng pagbasa, ang tahimik. Ito ay ginagamit kunwari sa loob ng simbahan, nagbabasa ka ng rutina, hindi mo kailangan sigawin yung gagawin ng yun. Pasalita, ginagamit naman ito, ang mata lamang at biligang ginagamit ko dito. Ang halimbawa nito ay tuwing Semana Santa naman, di ba pasyo, binabasa yun ang matanda ng malakas. Yun ang kasalita. Ay, tulin. Ang tulin naman, may dalawang uri din ang tulin, study speed. Ito ang pinakamabagal na pagbasa. Halimbawa nito ay pagsunod sa panuto. Halimbawa rin ito, kung maraming gabasa tayo na dito sa Pilipino, may kailangan natin intindihin mabuti yung mga nakalimbag dun sa librong yun sapagkat kailangan natin yung impormasyon na yun. So kailangan din basahin ng dahan-dahan para pumasok sa ating mga isipan. Ang matuloy naman,
mahalaga, mahalagang bahagi lamang ang binabasa. Pinakamahalagang kasanayan. Yeah, tulad doon sa mga profs, di ba? Mabilis lang sila magbasa. Yung pinakamahalaga lamang ang binabasa nila. Di ba si Ms. Quezada, ina-underline na lang yung mga importante. So, sa pagbabasa, meron tayong sinusunod na formula. Kalimit na ginagamit ng mga tao, bihasa sa pagbabasa ay ang formula SMP. Ang S ay kumakatawan sa survey. Ang survey ay pinupuon ng tatlong gawain. Una ay ang balik-unita o pagbabalik sa dati nating nalalaman. Tulad kumbaga, ano ba ang nalalaman na natin tungkol sa paksang ating babasahin? Pangalawa ay ang pagkilala sa mensahe. Dito natin, ginagamit natin ito sa pagkilala ng mensahe tulad sa pamagat ng isang aklat o pamagat ng isang akda. Sa pamagitan nito, mabilis nating malalaman kung tungkol ba saan ang ating babasahin. Pangatlo ay ang pagpapasya. Dito sa pagpapasya, nakasalalay sa atin kung babasahin ba natin ito o hindi. Maaaring babasahin ba natin ito para maaliw, babasahin ba natin ito para makuha-kuha na impormasyon o kung ano man dahilan. Ang R naman ay magtanong. Ang pagtatanong ay nakasalalay sa mga tanong tulad ng ano, sino, saan, paano, kailan, at bakit. Ito ay sasagutin mo matapos ang survey. Pangatlo ay ang B1 o unang pagbasa. Dito, magaganap ang unang pagbasa mo sa akda. Sa pamagitan nito, masasagot mo na yung mga katanungan na binuo mo sa ikalawang bahagi. Ang pangapat ay ang B2 o balikbasa. Kumbaga, i-review mo yung iyong binasa. Maaari mo rin suriin kung tama ba yung mga naging kasagutan mo sa unang pagbasa. At ang panghuli ay ang buod o pagsulat ng lagom. Sa pamagitan ng pagsulat ng buod, na ipapakita natin kung tunay nga ba natin naintindihan o naunawa ng isang akda. At ito rin naglalaman ng pangkapuang mensahe na nilalaman ng isang text. Mamabasa, may mga estratehiya ang iminumungkahi para sa atin na kailangan natin gambalan. Ang una sa mga estratehiya ito ay ang pagtatanong, questioning. Dito ay bumubuo tayo ng mga katanungan sa ating isipan na maaaring hinggil sa ating nabasang akda. Maaaring ito ay ukol o tungkol sa nilalaman ng ating binasa sa bokabularyo o mga hindi pamilyar ng mga salita o kaya naman sa kayatang balangkas na maaaring sa panimula, sa paglalad ng katawan o sa pagwawakas. Maaaring ito ay nag-iiwan ng isang pakintalan sa atin sapagkat hindi buo o hindi tapos o hindi yari ang nagawang akda ng kayata. Ang halimbawa na lamang ay ang mga susunod na kung saan ay binase sa akdang paalam sa pagkabata. So ano ang mga tanong? Ano ang simbolo ng lambat? Ano ang kaugnayan ng lambat sa mga tauhan sa akda? Maliban dito, ang isa pa na estratehiya ay paghuhula o ang predicting. Sa estratehiyang ito, hinuhulaan natin ang sagot sa mga tanong na ating na-formulate sa ating pagbabasa. Itong estratehiya nito ay walang limitasyon at maaari tayong bumuo ng mga paghuhula o mga prediction dalawa o higit pa sa bawat isang tanong. Ngayon, kailangan nating tandaan na bilang isang husto o maging isang mahusay na mamabasa, kailangan nating magkaroon ng mastong panguhula, dahil ang teksto mismo ating ginagawang masihan sa pagsasagawa nito.
ano naman ang paglilinaw ko?